Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello, 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 hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Bert. Kamusta na? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 35 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas. Yes, hello, Noel, at syempre hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Tabal kayir, guten morgen, buenos dias, ohayo gozaimas. Magandang madaling araw naman dito sa Middle East. Ngayon ay araw ng Webes, January 25, 2024. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. NATO membership bid ng Sweden aprobado na ng Turkish Parliament. Trump panalo sa New Hampshire Republican presidential primary election. Paggamit ng emergency power ng Canada labag sa konstitusyon ayon sa isang federal judge. Middle at high-income class Malaysians apektado sa reforma sa ekonomiya. Digitized health platform sa Thailand mas palalawigin ayon sa Ministry of Public Health. Pondo ng China para sa rocket developer na Orion Space aabot sa $84 million. Una sa ating mga umaatikabong balita, aprubado na ang ipinasanghain ng Sweden na nais sumama sa NATO matapos ang ilang buwang delay. Kasabay nito, inaprubahan din ng Estados Unidos ang pagbebenta ng F-16 fighter jets sa Turkey. Ito ang umaatikabong balita ni Krez Fugaban. Pinagbotohan sa Turkish Parliament ang membership bid ng Sweden noong Martes, January 23, upang sumali sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. 287 na miyembro ng Parliament ang sumang-ayon sa membership bid ng Sweden at 55 naman ang hindi sang-ayon. Kaya naman isang muli itong malaking hakbang patungo sa pagiging miyembro ng Nordic country sa NATO. Kinakailangan namang pirmahan ang protocol na ito ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan upang maging batas. Dagdag pa rito, isa umuno itong kritikal na hakbang upang lalong mapalakas ang alliance ng Nordic country. Ang pag-aproba ni President Erdogan ng accession bid ng Sweden ay kasabay ng commitment ng United States sa pag-aproba ng pagbebenta ng F-16 fighter jets sa Turkey. Nagain ng membership bid ang Sweden at Finland noong May 2022 upang sumali sa NATO matapos umano umatake ang Russia kontra Ukraine noong February 2022. Noong una, hindi sang-ayon si President Erdogan sa pagsali ng Sweden dahil masyado umano itong maluwag sa militar kasama ang Kurdistan Workers Party. Kaya naman simula noong naghigpit na ang Sweden sa kanilang anti-terror legislation at nagipagtulungan sa Turkey patungkol sa security concerns, naisali naman sa 33 member states ng NATO ang Finland noong April 2023. Kres Fugaban, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wagi si dating US President Donald Trump sa naganap na New Hampshire Republican Presidential Primary Election. Subalit para sa katunggali nitong si dating UN Ambassador Nikki Haley, hindi pa tapos ang laban. Ito ang umatikabong balita ni Miguel Ray De Leon. Natalo ni dating US President Donald Trump si dating UN Ambassador Nikki Haley sa naganap na New Hampshire Republican Presidential Primary Election kung saan nakakuha ito ng 54% o halos 163,000 votes at 11 delegates. Sa pahayag ni Trump sa Truth Social, ikinatuwa ng dating pangulong pagkapanalo at ipinagmalaki ang nakuha niyang all-time record for votes cast sa kasaysayan ng New Hampshire primary.
Susunod dito ang Republican presidential primary sa South Carolina sa February 24, 2024 kung saan ipinanganak si Haley at naging gobernador ng estado. Samantala, kahit wala sa balota, nanalo si US President Joe Biden sa Democratic primary bilang isang write-in candidate. Bunsod nito, posible ang isang November rematch ni Trump kay Democratic President Biden bilang pagkapangulo ng Estados Unidos. Para naman kay dating UN Ambassador Haley, hindi pa tapos ang laban nito kay Trump kung saan hinamon nito ang dating pangulo sa isang debate at siya na lamang natitirang katunggali para sa paparating na presidential election. Noong nakaraang linggo, nag-drop out ang Republican na si Florida Governor Ron DeSantis na sinabing pinakamabigat na kalaban ni Trump sa paparating na eleksyon. Nagdesisyon naman si DeSantis na suportahan ng muling pagtakbo ng dating Pangulo. Miguel Ray De Leon, UNCV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang masusing pagdidig sa kaso, inihayag ng isang federal judge na unconstitutional ang paggamit ng gobyerno ng Canada sa emergency powers nito upang tapusin ang protesta ng mga trucker. Kaya naman, mag-aapela ang federal government sa naging desisyon ng korte. Mula sa Calgary, Canada, may umaatikabong balita si Imelda Andrada live. Hello Imelda, bakit nasabing unconstitutional ang proklamasyon ni Prime Minister Justin Trudeau ng Emergency Act? Noel, sinabi ni Federal Judge Richard Mosley na ang paggamit ng gobyerno ni Trudeau sa Federal Emergency Act ay hindi nagtataglay ng mga tanda ng pagiging makatuwiran, makatarungan, malinaw at madaling maunawaan at hindi nabigyang katuwiran kaugnay ng mga nakapaloob na katotohanan at legal na mga hadlang na kinakailangang isaalang-alang. Ang Emergency Act ay nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa pamahalaan sa panahon ng krisis. Ayon sa judge, ang paggamit ng emergency powers na ito ay lumabag sa probisyon sa konstitusyon, kabilang narito ang charter rights. Dagdag pa nito na ang paglalarawan ng pamahalaan sa batas ng seguridad ay isang labis na pahayag sa sitwasyon na nalalaman. Ngunit depensa ng gobyerno ay makatuwiran ang kanilang ginagawa dahil ang Freedom Convoy Protest ay isang malinaw na banta sa national security ng bansa. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga truck drivers at libu-libong mga individual sa Ottawa na tinawag ng Freedom Convoy. Anila, sawa na sila sa social restrictions at vaccine mandates upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19. Kumalat din ang mga demonstrasyon sa US-Canada border crossing at mga probinsya ng Alberta, Ontario, pati na rin sa New Zealand. Noel? Oh, Imelda, ano naman ang magiging susunod na hakbang ng federal government? Noel, sinabi ni Deputy Prime Minister Chrystia Freeland sa isang press conference mula sa cabinet retreat sa Montreal noong Martes na plano ng federal government na iapila ang desisyon. Noel. Alright, sige. Maraming salamat sa update. Imelda Andrada live mula sa Calgary, Canada. Magiging apektado ang middle at high income class Malaysians sa gagawing reforma sa ekonomiya ng Malaysian government. Ito ay dahil rin sa patuloy na pagtaas ng cost of living sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Sier Yambao. Upang maibsan ang bigat ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa mga low-income groups, naglunsad ang gobyerno ng Malaysia ng mga hakbang na kabilang ang targeted subsidies para sa fuel, electricity at tax hikes base sa kategorya ng household income level. Para sa mga middle class na kumikita sa pagitan ng 5,250 ringgit o 62,500 pesos hanggang 11,819 ringgit o 140,000 pesos kada buwan, ay kabilang sa M40 at ang may mga mas mataas pa dito na kita kada buwan ay pumapatak sa T20 na kasama sa top 20% earners, habang B40 naman ang may mga mas mababang kita na mababa pa sa 5,200 ringgit. Bahagi ng plano ng gobyerno na sa unang 6 na buwan ay i-adjust ang expenditure sa electric subsidies at pag-adjust every 6 months na magpapakita ng pagbabago sa fuel prices o iba pang generation-related costs. Ang pag-aalis ng subsidy para sa mga middle at high income groups na bagamat makakatulong sa gobyerno ay magiging mabigat naman sa mga ito ang ipapatupad na reforma.
Noong 2023, nakatulong na makatipid ang gobyerno ng 4.6 billion ringgit o 54.7 billion pesos sa targeted electricity subsidies. Samantalang ang pinakamalaking bahagi ng subsidy bill ay humigit sa 81 billion ringgit para sa petrol, diesel at liquefied petroleum gas. Sa kasalukuyan, ang reforma ay inaasahang makapagpapalakas, makapagpapatibay sa ekonomiya at kapag DACA ay magre-resulta sa mas mataas na income at mas maayos na serbisyo para sa publiko. Sherian Bao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maganda ang forecast ng global economy ngayong taon. Batay ito sa nakitang performance ng major economies sa nakaraang dalawang taon. Ito ang umaatikabong balita ni Noni Ramos. Maganda ang forecast ng global economy batay sa performance ng malalaking mga ekonomiya ng nakaraang dalawang taon sa kabila ng matataas na interest rates. Nagpahayag ng optimism si Stephen Whiting, isang chief investment strategist at chief economist sa Citi Global Wealth patungkol sa global economy. Sa kanyang pahayag sa Squawk Box Europe ng Lunes, hindi umano kailangan ng economic collapse para malimitahan ng mga bansa ang inflation. Dagdag pa niya na may mga declines man sa manufacturing at trade industry, maaabot nito ang pinakamababang figures sa taong ito. Noong Disyembre, nasa 3.4% ang annual inflation rate ng Estados Unidos, mas mataas ang 2% sa target ng Federal Reserve, pero higit na mas mababa kaysa sa peak na 9.1% ng Hunyo 2022. Aantabayanan ng mga investors sa Biyernes ang personal consumption expenditure inflation figure, ang preferred metric ng Fed, bilang gabay kung kailan magsisimulang babaan ng central bank ang interest rates. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang World Health Organization sa napakabilis na pagdami ng kaso ng measles sa buong Europa. Ito ay dumami ng 45 beses noong 2023 kumpara noong 2022. Ito ang umatikabong balita ni Daryl Angeles. Nagbabala ang World Health Organization sa nakababahalang bilis ng pagdami ng measles cases sa buong Europa. Nitong nakaraang taon, nakapagtala ang global health leaders ng 42,000 measles cases sa iba't ibang bansa na nasa naturang kontinente kumpara sa 941 cases noong 2022. Dagdag pa nila, ang bilang na ito ay maaari pang tumaas dahil sa mga international travel. Kaya naman pinapayuhan ng mga health leaders ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak bago tumungo sa ibang bansa. Ang kampanyang ito ay nauna nang ginawa ng UK nang magdeklara ang bansa ng National Incident Campaign na humihikayat sa mga magulang ng ilang milyong bata sa bansa na pabakunahan ng mga ito para sa measles, mumps at rubella o kilala rin sa tawag na MMR vaccine. Sa tala ng National Health Service ng England, mahigit sa 3.4 milyon ng mga batang wala pang 16 ay hindi protektado at nanganganib na tamaan ng mga sakit na ito. Kaalinsunod nito na nawagan ng mga eksperto na paigtingin pa ng mga bansa ang kanilang vaccination efforts upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng measles cases. Ang measles ay isang highly infectious viral disease na madaling maipasa ng isang taong infected sa 20 tao na hindi infected nito. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Punta naman tayo sa Asia. Mas palalawigin ang digitized health platform sa Thailand upang mas makaabot sa mas maraming mamamayan. Sa ilalim ito ng enhanced universal health coverage ng bansa sa direksyon ni Prime Minister Sreta Tawisin. Ito ang umaatikabong balita ni RK Liorca. Isinusulong ngayon ng Ministry of Public Health sa Thailand ang pagpapalawig ng plataporma para sa digitalization ng ilang healthcare services sa bansa. Ito ay sa ilalim ng Enhanced Universal Health Coverage o UHC kung saan maaaring kumonsulta sa doktor o espesyalista ang mga nakarehistro dito via telemedicine.
Maaari ring maipadala ang prescribed medications via delivery rider o di kaya naman ay via health volunteers na magdadala sa mismong bahay ng pasyente. Una nang sumailalim sa pilot phase ng bagong programang ito ng kagawaran ang apat na probinsya ng Thailand, ang Prey, Phetchaburi, Royet at Narathiwat noong January 7. Ayon kay Dr. Opaz Karnkarniwong, Permanent Secretary ng Kagawaran, 8 probinsya ang madadagdag sa second phase ng programang ito. Ilan na dito ay ang probinsya ng Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Phetchabun at Singburi. Dagdag pa nito, isusulong din sa gabinete ang approval ng draft bill kung saan mapoprotektahan ang impormasyon ng sinumang nakarehistro dito o data privacy ng pasyente o maging ng mga doktor. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 27,000 na mga medical and healthcare professionals ang nasa ilalim ng digitized health platform na ito at base sa datos, 59% ng prescribed medications ng mga ito ay matagumpay na nakakarating sa mga mamamayan. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Chinese private rocket developer na Orion Space nakalikom ng halos $84 million na pondo. Ayon sa mga investor ng Orion Space, nais nila na makahabol ang China sa Starlink na pagmamay-ari ni Elon Musk. Ito ang umatikabang balita ni Ruth Bahe. Kalinsabay ng inaasahang pagtaas ng demand sa commercial launches ng satellites sa China, nagtaas naman ng pondo ang private rocket developer ng Orion Space. Halos 600 million yuan o 4.7 billion pesos ang itinaas ng pondo nito. Kabilang sa mga investors ang Liangxi Science and Technology Innovation Industry na suportado naman ng pamahalaan ng Liangxi District sa Wuxi City, China. Namuhunan din ang Shenyin at Wangwo na konektado naman sa isang state-backed security brokerage. Dahil sa laki ng nakuhang investment, umakyat ang value ng Orion Space sa 6 billion yuan o 47 billion pesos. Ayon sa pahayag ng Orion Space, ang pondo ay magagamit sa research at manufacturing ng in-house rocket engine na liquid oxygen at kerosene-based. Layon rin ng Orion Space na matapos ang development ng Gravity 2 rocket sa loob ng 2 taon. Sa unang bahagi ng Enero 2024, matagumpay na nailunsad ang Gravity 1 rocket na may pinakamalaking payload capacity ng isang commercial rocket. Samantala, nagpahayag naman ang mga investor ng Orion Space na inaasahan anila na makahabol ang China sa aerospace company ni Elon Musk na Starlink, kasabay ng posibleng pagtaas ng demand ng rocket launch services sa hinaharap. Ruth Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oy, eto na, ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan ng marami. Noel, pwede bang bumate? Pwedeng pwede! Ayun, narito ang pagbati ng ating kababayan. Mula po dito sa Winnipeg, Canada, kami po ay bumabati sa aming mga magulang at sa aming mga kamag-anak dyan po sa Pilipinas, sa Paniquitarlac, Nueva Ecija at Bataan. Naway ingatan at samahan nawa po kayong palagi ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos! Iyon, Robert, ayan, makikibati rin ako. Ako mauna na ako sa iyo. Binabati ko lang si Brad Armando Puzon dito sa Edmonton, kay Bert and Hilda Mendoza dyan sa Rainbow Lake, kay Margie and Jaime Aquino, kay Fernando and Michelle, Ferdinand and Michelle Gonzalez, kay Brad Reggie Avila, kay Danielle and Esme Cabradilla, ganun din kay Brad Jesse and Joseph Reyes, kay Jen and JR Magno, kay Madel and Abong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, Aileen and Jess Torres, kay Grazil Lumabong, kay Brad Bing and Sis Evelyn Velasco. Ganun din kay Ruel Lubaton at kay Romy Pagkalinawan. At syempre sa aking mahal na asawang si Arwina, kay Juan at Joanne, sa aking tita Eden, kay Melody at sa ating aking ati Wilma. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin araw-araw, Bert, sa lahat ng programa natin sa UNTV, salamat sa inyong laging pagsubaybay, Bert.
Yes, binabati ko po ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo. Ang Tansenko family, sis Let, Brad Bot, sis Levy, sis Biel, at saka si Brad Albi. At si Apong Mading at si Darang Aida, ang Alboroto family dyan sa Magalang, Pampanga. Sakali Pogi, Brad Noel, lagi nakasubaybay, si Mr. Adelardo at saka si Miss Josepina Cañada. Binabati ko si sis Ern, sis Neri, dito yan sa Alcruz. At syempre, yung barkada natin dito, no? Si Brad Ped, Brad Noli, Brad Fred, Pabian, Brad Henry, Brad Ruel, Brad Ruben, Brad Ronel, Brad Anthony, tsaka si Brad Dondi. Ganun din si kay Brad Ed Menjola and family, kay si Spay at sa kanyang anak na si Sophia and Gabby. At syempre sa aking mahal na asawa, si Sistes at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha and Andrew. Sa aking nanay na lagi na nanonood din at nandyan sa Pilipinas. Salamat sa lakas na ibinibigay ng Diyos at sa aking mga kapatid, si Dante Cerudo. At sa aking mga pamangkin, si Kasey at saka si Choco. Ayun, Noel. Ayun, ito. Oh, makikihabol ako ha, dun sa mga taga-Calye Pogi. Ayan, masarap na nababanggit yung mga taga-subaybay natin dyan. At sige, puntahan na natin agad ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa'yo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta ba dyan? At ano ang ating mga aabangang mahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel at Bert. Ngayon, dito medyo mahangin at malamig ha. Dito ngayon sa amin, particular sa Calamba. Ayan, mag-aalas 5 na ng umaga. Hindi natin masyadong naramdaman itong ganitong malamig na klima. Itong buwan ng Disyembre, ngayon talagang ramdam yung yung lamig. Medyo nanunuot. Parang kay Tata Bert, medyo malamig din siguro. Kaya naka-coat and tie ngayon na Tata Bert. Yes, sabi ko Sherwin, dito ay 19 degrees Celsius ano, at sa umaga naman ay mga palo ng 21 to 24. Malamig pa rin at we are enjoying the cold weather here. At ang mga kababayan natin, gaya na nababanggit ko ng una, yan ang panahon ng pagbabanding ng mga pamilya, mga magkakaibigan, nagka-camping, siyempre para ma-enjoy yung malamig na klima. Ayun, Noel. Ayun, medyo na-delay lang pala ng konti, amigo, ano, yung dating nung lamig dyan. Supposed to be December, di ba, nararamdaman na eh. Parang dito rin sa amin, first week ng January, wala pa rin snow, medyo maganda pa rin yung temperatura. Pero nung pumatak na yung second week and third week, yan, medyo talaga naramdaman na yung extreme. At umabot pa rin dito, amigo, ng negative 55 nung nakaraang linggo. Kaya ako, first time ko nakaranas ng ganun, ano. At ngayon nag-drop down naman o tumaas naman ano ng temperatura, naging as of now na negative 3 ang aming temperature ngayon. Meron ng konting snow pero yan, ramdam mo na yung winter dito sa amin. Mm-hmm. At kanina na monitor ko ha yung balita nyo para dito sa US presidential election. Eh dito naman sa atin, pinaghahandaan na rin itong nalalapit na election din sa 2025 naman at nag-uumpisa na uli yung mga survey lalo na sa mga senador kung sino ba yung mga nangunguna diyan. Ayan, kaya isa rin yan sa mga laman ng ating mga humahato na balita ngayong umaga. At isa pa diyan yung panibagong harassment na naranasan ng ating mga mangingisda diyan sa may bahagi ng Zambales diyan na naman sa China. Ayan. Kaya abangan mamaya ng ating mga kaibigan, ng ating mga taga-subaybay, yung laman ng ating mga humahato na balita. Pero gusto ko lang ding batiin si Kat Carriedo, galing dito sa bahay kagabi. Reporter niyo dyan sa UNW, dati siya ng Chicago. Ayan, bon voyage at shoutout daw. Binabati ng ating ng kanyang ka-F6. Ayan, Noel. Ayun, oh, si Kat Carriedo taga Chicago. Ano? Sige, ingatan na wa. At mag-aabang kami, ha, amigo Sherwin, dyan sa mga balita ninyo dahil marami tayong mga OFW no, nasa iba't ibang panig ng mundo, kahit maging dito sa lugar namin. At pagdating na sa mga election, talagang nakaabang din sila dyan. Kaya, ayan, maraming salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita, o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel.
Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 8, verse 13. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogance, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na makapangyari ang makapagbabago ng ating mga pag-iisip sa ikabubuti ng bawat isa. At sa ating mga kasambahay, lagi po natin lalakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, January 25, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.